16 days mga master yung kamatis. Ayan o. Pwede na i-ano to? Pwede na i-transfer. Nasa 4 na pulgada na. 4 inches. So, ganun lang kapilis magpunla ng kamatis sa mga gusto magtanim dyan. Ito sa akin mga master, hindi nakatikim ng araro to yung tinatamnan ko ngayon. Binutasan ko lang. Ang butas ko nito nasa 5 inches. So, pag tanim ng kamatis galing sa punlaan, and lagayin nyo lang sa butas, dapat malambot. Kung ito kagaya sa akin, walang ulan ngayon dito sa amin. Diniligan ko muna yan siya. Kahapon ko pa diniligan ng hapon. Tapos ngayong umaga ko itatanim. Ito yung puno ng kamatis. Siksikin nyo lang yung ano nito. Yung pinakapuno na may ugat. Para yung tubig na ididilig natin dyan mabilis maabsorb nung ugat. Kailangan nakasiksik yan pag hindi na siksik yung mismo ano yan ugat, hindi yan siya sisipsip. So yan, ganyan lang magtanim ng kamatis. Tapos nito, lagyan ko lang nitong mga buo-buo na lupa para matakpan yung puno. Maprotektahan yung pinaka lupa na pinangsiksik natin doon sa ugat. Pag diniligan natin, ang matutuyo lang dyan dito. Pag halimbawa, umaraw maghapon, itong ibabaw lang yung matutuyo. Yung mismong puno ng kamatis na may ugat, basa pa rin yun siya. Ganun lang kasimple magtanim mga master. Ito yung gawin nating pangtakip doon sa bagong lipat natin na kamatis mga master. Puno ng saging, mas maano ito eh. Mas matibay sa init to, kahit mga 3 times gamitin to, pupwede. Ito mga master, alas 8 pasado pa lang, lanta na. So, kailangan talaga natin takpan yan. Mamatay yan pag hindi natin tinakpan. Mga 3 araw, hintayin natin yung takip niyan. Nag-abuno na tayo ng kamatis natin mga master. Ito. 3 days yan mula pagka-transfer. Ayan na. Medyo may mga lanta pa konti yung mga dahon. Ayan. Abunuhan ko na to. Itong abuno na i-apply ko, regular na timpla to. Kalahating kilo, katumbas ng 16 liters na tubig. Tapos, sukatan ko kalahating lata ng sardinas. Diretso sa puno, magulang na rin yung ano nito,
yung punla ko na to. Three days pa lang to mga master, nabunuhan ko. Yung iba nga, yung iba kasi dito na ano, tawag dito. May parang may punggos. So yung puno niya parang may tama. Yan na siguro yung namatay na iba. Yung kamatis ko na parang wala ng pag-asa, ayan na. Kakaabuno ko lang nito mga master nung nakaraang hapon lang. Pinalipas ko ng isang araw. Tapos ngayon ko pa lang yan didiligan ulit. Ayan. Naninilaw pa. Pero mabilis lang to ano. Mabilis lang to pa sa ulian. Ayan. Saktong dilig at ano lang to. Spray ng insecticide. Ano yan ulit. Makakabawi yan ulit. Yan. Naninilaw pa. Ito na yung status ng kamatis natin ngayon. 33 days. Ayan yun siya. Maraming bungi. Hindi ko kasi alam na yung lupa pala dito. Ganun nakalala yung ano, yung bakterya. So suggestion ko pag ganitong mabakterya yung lupa. Mas maganda itanim dito okra. Ang okra halos hindi yan tinatalaban ng bakterya. Ito, bali, may mga bulaklak na to. Sayang, ito yung napuruhan ng ano. Ayan, daming bungi. Ilang puno na lang yung natira. Ito, may mga bulaklak na. Ang tangkad nito ngayon, yung actual niya, natangkad halos 2 feet ayun nasa ano ko na nasa halos nasa hita ko na ayun yung estado nung 33 days na kamatis.